Team Mabuhay, congratulations. Question for you, Andrea. Kasi siya, parang normally sa mga characters wherein may kambal or what, parang sinasabi nila critical yung role nung nag-front as your kambal. How was it for you acting na alam mong sarili mo din yung ka-eksena mo? Wala na pala. Hello. Ayan. Actually, nung una, excited talaga ako kasi isa to sa dream role ko po magkaroon ng kambal. And in real life, actually, gusto ko talaga magkaroon ng kambal. So excited po ako. Talagang binuo ko sila, yung pagkakaiba nilang dalawa. Tapos, nung nandun na ako, tapos may double. Nung nag-eksena na ako, tapos biglang sabi, pero ano lang to, for eyeline lang. Pero we're actually gonna take the scene, pero wala siya. Doon nung nagsink in sa akin na, oh my God, na ito na pala yung technical difficulties for me na. Wala nga akong ka-eksena. Eh, ang bigat pa ng eksena ko. Minsan kaaway ko pa yung kambal ko. Diba sabi ko, so, pero ano, I prepared naman myself na memorize ko bawat line niya. And kinailangan ko talaga i-visualize siya sa utak ko kasi I'm only going to be imagining her eh. Wala siya dyan eh. So dapat kabisado ko din yung poses niya, yung nuances niya, kung saan siya titingin. Tapos meron din kami ginawa parang technique na iti-take muna si Luna. Tapos kapag ako na si Sky, i-playback sa speaker. Para naririnig ko yung sarili ko, si Luna. Ito for the whole cast, especially akong, for Miss Angel Aquino. Yes, mo. Naalala ko yung first scene ko with Miss A. Di pa niya alam ko paano kunin yung kambal. Tapos sabi niya, hirap pala nun. Kasi habang nagsasalita ako, may speaker, ganyan-ganyan. Super distracted. And very easily distracted pa naman ako. So, nung una, medyo kinakapa-kapa ako pa siya. Tapos, naka-motorized dolly pa po kami. Parang ano, controller lang ng PS yung nagko-control ng camera para sukat yung bilis. Para hindi nagbabago. So, every time ganyan, may pa-technical na sila. Yeah, yun. Every time na may ganon, alam ko, ah, okay, matagal tong eksena na to. Kasi lagi pong may mali. Meron pang isang beses na I had to repeat the scene dahil may nagalaw sa camera. Tapos, I only actually had 15 minutes. Actually, joke lang yun eh, sa set, na dapat 15 minutes ka lang. Eh, very competitive po ako, artista. Sabi ko, ah, okay. Kailangan ko 14 minutes. Wow. Ako nang nag-ayos niya lahat, talagang from Luna to Sky to Luna. Tapos madalas, wala pa yung set, so pupunta ako sa set na, oh, kala ko po na bumadali tayo. Direko, di pa ayos. Diba, TVG? Ayun, yun yung challenge ko everyday, na, sobrang saya nung una, tapos nung naset ko yung standards ko na 15 minutes, sabi ko, hirap ng panintigas ito. Nagpalagi ako na 20 minutes, ang hirap. So, ayun, yun po yung story. Ganda. Thank you. I'll get the side of Miss Angel. First time niyo po yung may anak kay Kambal. How was it? Gusto ko lang din mag-thank you din sa double na yun. Sa totoo lang, marunong din sila umarte. Pinadali nila yung buhay ko. Thank you kay Ate Maris and kay Ate Cheska. I love them both. Asa umarte din sila? Yeah. Yes. Ah, yun po yung parang, una kasi ko gusto lang dapat double ko, katawan ko lang kamukha. Then nang sabi ni Direk Onat, pwede ba kumuha na lang tayo, mag-focus tayo sa marunong umarte para di mahirapan si Bay. Di ba Miss A, umiiyak pa sila? Yeah, oh. Exactly. Parang, eh, alam naman nilang nakatalikod lang sila and they know, but they really give you the emotions that are required for the scene. So, ang galing, kudos to those two kids also. Yun, nararamdaman din nila yung characters ni Blythe. At saka ang hirap ng may eksenang kambal. Kasi nga, yun, tama yung sinabi niya, maglalakad kayo, tingnan mo, kabisaduhin mo na yung eyeline kasi mamaya, wala na yung katabi mo. So, hopefully, hindi tumatagos yung tingin mo. You know? But, yun, it's very, very technical, actually, yung challenge and difficulty. But, and how to sustain the emotion, especially kung medyo mabigat yung eksena. Nagawa niya na, 3 generations actors, pero hindi sabay, di ba? Nagawa mo na, naka-3 Coco Martin characters ka na sa ikaw lamang, di ba? Miss Angel, tanda mo yon. Yeah. Uh-huh. Remember, yung 3 generations ni, ano? Lahat na ka-exam. Dito, ko. Tama.
Iba yung dalawa. Pero yung tambal, oh. Iba yun. Iba. Go, Albert. Thank you. Oh, you're good. Thank you. Yung last question. Ang sweet naman, parang si Light lang eh. Yung mga baby boys sa kasinis. Ayan, yung mga baby boys. Baby boys! Kaedad mo, kaedad. Nung baby boy ko, kaedad. Charot din eh. Ayan, to, ano, to Juan Carlos, Kyle, and of course to Elijah. Ganun. Kasi like here, in, parang so far sa napanood ko, parang ang pinakita nyo is not just the ordinary leading man. Hindi yung, di ba parang multi-layered siya na hindi siya yung tipong super pa cute lang and all. Ganyan. Pero kayo ba at this early in your, ganyan, at this early stage in your career, bakit ni-risk nyo yung ganon? Kasi di ba parang normally, pag mga ka-age nyo, mas gusto nila muna yung goody-goody and all, ganyan. Pero ngayon, pinakita nyo na agad yung, ano, yung kakaibang side, ganyan. Kaya nyo gumawa ng mga dark, yes, big characters. I guess for me, but personally, I never siguro pumasok sa isip ko yung buong concept ng leading man. I mean, for example, ginawa ko lahat ng mga bagay na bawal sa artista. So, I mean... Nakita ko na sa manager noon. So, I mean, it was really... Going back to the root of all of it was really the passion that I just really... And the love that I just really have for, you know, performing in general, whether it be in the medium of music or in films. And so I guess for me personally, when it comes to like characters, I pray never pumapasok sa akin yung buong concept ng leading man. I mean, yeah. I mean, kung magkakatanggap ng leading man project, I mean, that would be greatly appreciated. I mean, you know, even for Dreamscape to get me for this project, I'm really honored and blessed for that. But ako kasi I never really see, or I never really think of like a project na isang tao lang kasi, if you go on set and if you look at how everyone's working, it's all a team effort, and I don't really personally get the whole point of, you know, a leading man. But yeah, so I don't know. So no pressure naman siguro on my end. Parang ini-enjoy ko lang po yung ginagawa ko basically, and I'm just enjoying my company. And kung ano man yung ano character na matanggap or project na matanggap, go lang, tira lang. Yeah. Kaya? Pagsasabay ni Kaya? Yung napagsasabay mo naman, di ba? You get to do roles challenging and then switch it ulit. I mean, lumaki naman po ako sa industriya na kinagawa ko po nga yung mga love stories, mga ganun. Nung pinis po to sa akin, una, siyempre nagulat ako kasi may tiwala po talaga yung Dreamscape sa akin para gawin tong ganitong klaseng role. It's of course, it's been a dream of mine naman to tackle action, mga ganun. More than just your regular teenager talaga. And for me naman po kasi for the past year I've really chosen my projects properly in a way. Like, it's not that I'm saying this one's not for me because it's a teen show or ganun. It's more of I wanted to choose projects that will bring me in the right direction, will keep moving me forward, because with what happened with my sister, I really wanted to make sure what I'm doing is right and bringing me in the right direction. Two steps forward, never two steps back. Yeah. And for Dreamscape to really trust me in these kind of roles, yung mga gantong klase na talaga malalim talaga, I'm so blessed. I'm so honored to be portraying these kind of characters na kakaiba. I would say one of my most deep projects, my most deep characters pala, that I'm willing to tackle, and I'm excited to see where Obed goes with his story. Thanks, Kyle. Bly. Baby boy? I saw this. Malay ko, chika! Di ba malay ko, ma-discover mo. Oo, kasi baliktad eh. Lahat ng nagawa ko halos puro dark naman. Hindi ko pa talaga, I mean, once ko pala na-experience yung rom-com with, tas BL yun for Game Boys, but most of the stuff that I've done, puro dark and gritty. And, pero
I love that, you know, yun yung ina-enjoy ko talaga. Kaya ito, medyo, super enjoy ko rin talaga. Piece of pero, cake na tong ganyan. Pero mani, game mani din mani ako, sabi ni JK, kung game mag-dating, bakit hindi. But, yung dark stuff, I guess, sinasabi nga yung tita yung kanina, it's about like passion. You know, if it's challenging, it's fun. Tapos it keeps, like, excited ka magising and to work. Tapos to learn more things. And if you explore kasi these different characters, mas lumalalim din yung empathy mo for people in general. Kasi ang dami-daming rason kung bakit tayo ganito. Alright. Thank you po. Thank you. Thanks, congrats. Okay. You know, ito pa may share lang about Kyle. The day na tinawag sila for look test, StoryCon, nakita ko na talaga yung talagang nakikiyan siya sa stylist. Sa para baka pwedeng ibahin natin yung ano ko kasi ang galing. Sabi ko nga ay he loves the project. Kaya sabi ko gagalingan nito dito, and sure enough, hindi pa namin makikita pero alam namin exactly saan papunta yung character mo.